ang unang pagbasa mula sa pagbasa sa ano ba yan? Nawala na ako, nawindang-windang na ako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon, kukuha ako ng isang usbong ng sidro at aking iaayos. Ang kukunin ko yaong pinakamura, mura o mura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sidro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa lilim nito. Ang mga ibon namay makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dako po tayo sa salmong tugunan. Ito po yung itutugon. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Iba yung tono ni ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sidro, kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na kalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti ay matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Itong patutuo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahidungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos.